Okay, maligayang Miyerkules. Salamat sa mga nanonood and buti na lang hindi na tayo nag-iisang nagsasalita without anybody listening. So sa mga manonood, eventually, if you could say something dun sa comments para mapasalamatan ko kayo or even tell me kung saan kayo nanonood ngayon para medyo ma-shoutout natin yung mga nanonood, right? And again, please share this video to your circle of friends para medyo dumami pa tayo, para yung mga balita at commentary, pedestrian commentary natin, ay habang nanonood tayo, di ba, na nagsishare tayo, and makakatulong pa tayo dahil lahat ng views natin dito sa Facebook, dito sa YouTube, all of the eventual monetization ay idodonate natin sa Angat Buhay NGO, a cause that we believe in. Okay. Based dun sa main headliner natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa 895 million pesos na ginastos ng kampo ni BBM. So, ito yung tally nung nag-submit na sila. Today yung deadline ng submission sa lahat ng mga tumakbo nung eleksyon para sa isang dokumento na tinatawag na Statement of Contribution and Expenditures. Lahat ng ginastos nyo, right? So far, may mga nakita tayong figures galing sa, hindi lahat nakita natin, pero yung kay BBM, pati kay Sarah, nandito na. So, medyo himayin natin ng konti. So, unang nakita ay yung galing sa Partido Federal. So, Partido Federal, ito yung party ni BBM. Ang ginastos daw nila ay 272 million pesos. Iba pa to ah. Pwede kasing magkaroon ng spend yung partido mo, tapos iba pa yung sarili mong spend under your name. So yung partido niya, Partido Federal, 272 million. And yung kay President, incoming President Bongbong mismo, 623 million. So pag pinagdagdag mo yun, partido niya, saka siya, ang total ay 895 million pesos. So before I move on, let's let that sink in. 895 million pesos ang kinailangang gastusin ni incoming President BBM para makuha yung pagkapangulo ng Pilipinas. 895 million pesos. Let that sink in. Medyo namnamin natin. Sobrang laking pera niyan, right? 895 million. Ulitin ko. So, makes you think, common sense, di ba, may 895 million, anong parang CV ko yung nagsabi nito na mas malaki yung ginastos, mas malaki din yung babawiin. Right? Paraphrasing Mayor Rico. Na totoo naman, di ba? Kung mag-invest ka in something as a human being, you'd want a return of investment in it. Right? So, 895 million yung nakikita nating figure. Okay. Punta tayo ngayon kay incoming VP Sarah. Ron, hello. 895 million. From Renzo. Wow, okay. Hello. Kay VP Sarah, ang lumabas ay 216 million ang ginastos ni VP Sarah. 216 million. Yung sa partido niya, sa hugpong ng pagbabago, parang wala pa akong nakita. Pero malaki din, 216 million, right? BBM, 895, Sarah, 216. So, ganun kalaking pera yung kailangan mong gastusin para maging successful ka sa VP and then President, right? So, parang if you think about it, alam ko na sa constitution natin na kahit na, di ba, hindi ka nakagraduate, mababa lang yung qualification kasi nga spirit of the law is kahit sino dapat pwedeng tumakbo ng pagkapangulo. But, sure, ganun kababa yung qualification, but who has 895 million pesos to spend? So, all I'm saying is it's an even playing field. Spirit of the Constitution, yeah, anybody can run, but you're not going to win without, you know, this kind of money. Diba? Okay, punta tayo dun sa iba. Before I move on, nasabi ko na yung amounts. One thing that jumped out at me dito kay VP Sarah, pati kay President Bongbong, kapag break down yung expenses nila, karamihan ay in-kind donation or cash donation. Pero if you look at their personal spend, meaning yung sariling pera nila, zero. Big, fat, zero. So, sariling pera nila,
ni incoming President and VP Sara and Bongbong, zero ang ginastos nila. Wala silang ginastos na sariling pera. So, ibig sabihin, madaling sabi, lahat to bigay. Kawang loob or bigay ng ibang tao, in cash or in kind. So, ibig sabihin, maraming, if you think about it, maraming utang na loob, right? Kasi kung may nagbigay sa'yo ng malaking salapi, maraming utang na loob, right? Kasi you're gonna have to be grateful for that, right? Okay, ibang examples. Si Pacquiao, Manny, nagbigay na rin yung kanyang certificate, 129 million ang ginastos niya. Pero, kay Idol Manny, meron siyang personal na perang ginamit dun sa 129 million. According sa certificate niya, 62 million ang ginamit niya na personal na pera niya. So, sobrang layo. Si BBM, pati si Sara, zero personal money. Si Pacquiao, 62 million personal money. Right? Other example, si Isko, 242 million yung nagastos. 242 million. Magkaning personal money niya? 1.1 million. So, kahit si Isko, may nilabas na sariling pera, 1.1 million. 242 million, mas malaki pa yung ginastos nila kay Pacquiao. Okay. On the senator side, nakita ko rin yung kay Madam Leila. Hopefully, she gets freed soon, right? So, kay Ma'am Leila, ginastos niya ay 7.4 million pesos. So, medyo malayo dun sa VP and President, pero milyones pa din, right? Hindi siya nanalo, unfortunately. 7.4 million. Now, if you're asking, paano yung iba? Wala ka bang nakita kay Lenny at Kiko? Siyempre, inatabayanan natin yan. Akala ko nung una, hindi pa sila nagsasubmit. But apparently, nagsubmit na si Ma'am Lenny nung Monday kasabay ni BBM. And si Sir Kiko ay today, I think. Right? But there are no figures yet coming from their own document. Wala pa. Wala pang napapakita. Right? And may nakita din akong news sa GMA News na sinasabi ng GMA News na ayaw daw ipakita ng staff ni Sir Kiko yung expenditure or yung certificate, yung SOCE, right? I want to hear more from that kasi I'm sure medyo speculative pa lang yun kasi hindi lang sila yung hindi natin alam yung amount, right? Lahat ng mga senator na nagsubmit, lahat ng other VPs, maliban dun sa mga binanggit ko, nagsubmit na yung mga yan, but we still don't have those figures. I'm sure COMELEC will be announcing them soon. Kay Lenny, Kiko, lahat ng iba na, mga, na hindi pa natin nakita sa news, right? For one reason or another, lumabas na yung kay BBM, kay Sara, kay Isko, kay Pacquiao, kay Leila. Pero yung iba, nasubmit na yon pero hindi pa lang nakikita sa media, right? So, probably COMELEC will do that. Okay, why did I make this like a main topic for tonight? Kasi what I wanted to hit on is yung utang na loob. Right? Yung basic concept ng utang na loob, pag maraming binigay sa'yo, yung, let's say, benefactor or somebody who donated to your campaign, that means that you're indebted to them. May utang na loob ka, right? So what I'd like to see in the Philippines, this is wishful thinking, sobrang I wish, meron tayo sanang strong campaign finance laws. What am I saying? Alam ko yung COMELEC, may limit na sila na dapat sa isang botante, parang hindi kilalagpas ng 10 piso, ganun pag in-average lahat. So far, yung kalabongbong Sara, hindi naman lumagpas, right? So that's one part of the campaign finance or campaign transparency law, right? Or let's say discussion. Pero what's more important is the transparency part of it. Dapat lahat ng mga especially big amounts, big peso amounts, the public should be privy, should know where they are coming from. Dapat alam ng tao yan. Dapat may listahan, parang blockchain, na makikita mo, okay, sino yung mga malalaking nag-donate dito kay Press BBM, kay Ma'am Lenny, kay Sir Kiko, para alam natin, ano ba yung potential conflicts of interest? Ano ba yung potential na utang na loob na baka singilin? So that we can watch out for that too. Kasi for all we know, so let's say mag-isip tayo ng isang industriya, I don't know, petrolyo. What if may isang, you know, may-ari ng petrolyo na nag-donate ng, I don't know, 500 million. 800 million daw yung ginastos. So, napakalaki ng utang na loob, right? So, we need to strengthen that, yung campaign finance laws. We cannot be in the blind on that. Right now, we're still in the blind. Nakalagay dun sa breakdown lang, magkano yung cash in kind, magkano yung donations, pero walang pangalan, right?
Sa US, ganun. So, especially sa campaigns ng mga progressive na sila Bernie Sanders, sila AOC, you could see that they are very, let's say, big on small dollar donations. And they're very proud to show na, okay, itong listahan, nandito yung listahan, sino lahat nung nag-donate sa kampanya namin, anong pangalan, anong amount. So that there's transparency, and makikita nyo din doon that their campaign is fueled by the common people. Kaya naging sobrang popular si Bernie Sanders and then si AOC, kasi they relied on small dollar amounts, right? Unfortunately, hindi nagwagi si Bernie Sanders, right? Okay, hopefully, I don't know when that's gonna happen, sana mangyari yan sa Pilipinas. Pero, even if ganun ka-transparent sa US, there's still a danger of dark money, right? Another thing we have to consider. Kasi kahit na may listahan, and hindi lahat ng kandidato gumagawa nun, dahil hindi naman required, they only chose to do that, si Bernie Sanders. Meron pa rin mga dark money na tinatawag. Ito yung galing sa mga interest group, lobbying group, mga corporation na malalaki yung dinodonate na indirectly, kahit na hindi mo makikita, parang walang masyadong paper trail. That is giving, you know, a good influence on the decision of the president. So I'll give you a couple of examples. Sa US, dark money. So sa campaign, sa US, napakalaki ng problema sa gun violence ngayon, right? And what's the lobbying group behind that? The NRA, or the National Rifle Association. So napakalaki ng mga dinodonate nila sa mga Republicans. Kasi Republicans, especially in the US, they're very pro-guns, right? Second Amendment, right? So yung NRA, they contribute. Some people call that a legalized bribe system. Kasi yung NRA nag-contribute dun sa mga politiko so that, you know, they could kind of influence their decision. Same thing with the pharmaceutical industry in the US. Kaya nga nalulong sila dun sa opioid crisis, right? Ito yung mga Duke Pharmacy, Duke ba? Something like that. Nakalimutan ko na yung pangalan. They were heavily, let's say, behind the people that were making the policy decisions. Ang laki ng dinodonate nila dun. So let's say mag-donate sila ng $1 billion. Ang laki pa rin yung return of investment, right? So it's still a good investment for them. Another example is, student loans. So maraming industry ng student loans na nag-lobby with the politicians. And in the US, the only debt that you cannot forgo for by bankruptcy ay student loan. Kahit na gano'n ka nakahirap, student loan, hindi mo pa rin madedeclare out of bankruptcy. So ganun ka-importante yung transparency, yung campaign finance laws, and yung, let's say, dark money staying out of politics. Unfortunately, in the Philippines, palagi ko alam nyo na yun yung norm rather than exception. Wala, that's still unheard of. Pangalistahan ng mga donor, that's still unheard of. Sa US, ginagawa na yun, pero nakakalusot pa rin yung dark money, yung lobbying groups. Dito sa atin, walang konsepto ng ganun. And syempre, you know, utang na loob, diba? Medyo common sense. Okay. Medyo napahaba dun, pero I hope that was worth it. Punta tayo din sa next part of the discussion. Good news and bad news, guys. Good news tayo. Number one sa listahan ko ay may na-indict ang ombudsman. Yung ombudsman natin nag-indict ng 40 na Bureau of Immigration Officers dahil dun sa pastilla scam. So yes, may nangyayari. Buti naman, may nangyayari. I know matagal na yung balita na yun, but they are indicted. 40 sila, ganun kadami. And that's a big source of income for them, or side income. I would know kasi before, my ex-wife, syempre hindi siya Pinoy, so nag-Bureau of Immigration kami. Maraming pasikot-sikot na ganyan. Maraming pa envelope-envelope. Lalo na kapag, you know, overstaying na yung visa, right? Mga konting padulas kanina. Yun, alam nyo na yan, pastillas. So, 40 na Bureau of Immigration Officers na indict na. I hope something happens to this. Next news, good news natin. Nakita nyo yan sa feed nyo, si Daryl Yap, pati si I.I. de las Alas. Pinatawan sila ng persona non grata status sa Quezon City, right? Dahil dun sa isang video na ginawa nila, I'm guessing this was way back, kasi para to kay Mike Defensor. Si Mike Defensor, kung hindi nyo kilala, kung hindi kayo taga Quezon City, ito yung natalo.
na kalaban ni Mayor Joy Belmonte, kahit na binackup siya ni BBM, right? Isa din siya sa mga proponent ng pagpapasara ng ABS-CBN. So, parang campaign video to, quote-unquote, for Mike Defensor. And I think you already know. So, naggumawa ng resolution si Ivy Lagman, isa tong councilor sa Quezon City. Natalo din siya. So, in short, palabas na siya. Patapos na yung termino niya. Pero naguling hirit pa siya. Okay, file ko tong resolution. Persona non grata, kayong dalawa. Dahil binaboy niyo yung selyo, sabi nila, ng Quezon City. And then parang pagmalay na rin dun kay Joy Belmonte kasi nga parang Ligaya Del Monte. So, it's an obvious, you know, play on the words and play on the seal. So, in-accept yun ang result ng Quezon City Council. So, napasa siya, in short, right? So, persona non grata, it's really symbolic. So, don't think na hindi sila makakatapak sa Quezon City. I think pareho silang taga Quezon City. So, symbolic lang siya. Wala siyang kagat, wala siyang anything na may pulis na susunod sa iyo. Wala. Parang sinasabi lang ng Quezon City Council namin na ayaw namin sa inyo. It's there. It's just symbolic, right? And I put that in the good news kasi we have to fight back. We have to counter disinformation or misinformation. So this is part, alam naman natin na nakita natin yung Daryl Yap, yung Vincente Metz, medyo na weapon na siya during the election season, right? So this is one of the products. So I'm glad that people in positions of power, kahit na palabas na siya, are pushing back against this kind of, let's say, quote-unquote propaganda, right? So good. Next, ang sumunod sa aking pangatlong good news ay World Bank, nagsalita sila a couple of days ago or today, na nagpo-project sila ng 5.7% GDP growth para sa Pinas. So I'm saying that's good because as you know, nakita na natin yung mga GDP growth natin before, yung mga nakarang taon, nung hirap na hirap tayo, hirap na tayo ng 2%, 3% ginagapang natin. So a 5.7% GDP projection is still good considering, right? Pero binaba na yan ng World Bank from their initial projection. Nung nakarang taon ng projection nila this year for 2022 ay 5.9. Nababaan ng couple of notches, 5.7. And I'm putting this really in the good news kasi they really specified why we are ending up in only 5.7 kahit na 5.9 yung initial projection nila. And I'm glad to see na hindi internal conflict yung nakikita nila. Hindi because of political, let's say, instability. Hindi because of economic disruption na internal. Ang nakikita nilang headwinds o mga hadlang sa ekonomiya natin kung bakit hanggang 5.7 lang this year ay external. Mainly external. I'll enumerate. Una, Ukraine war. Buong mundo medyo affected dyan. Tayo medyo malapit, Asia. Pangalawa, tightening of global financing. So, hindi tayo makautang masyado or medyo mataas yung interest rates. That applies to everybody, external. Ang pangatlo ay deceleration ng ekonomiya ng mga trading partners natin. So, sino yung mga yan? China, US, Japan. So, affected din sila nung Ukraine war and everything else externally. So, I'm saying that's good because hindi nila nakikita, World Bank yung nagsasalita, na we are going to be dampening o mahahadlangan o babagal yung GDP natin because of any internal squabbling. So that tells you, medyo confident sila sa trajectory natin, right? And they understand na hanggang dito lang tayo sa ngayon for now, it's because of what everyone is experiencing, essentially. Diba? Okay, punta tayo dun sa bad news part. Kailangan balanse. Pag may okay, congratulate. Pag may bad news, punahin ng konti, right? Okay, una sa bad news natin, inflation. Okay, May inflation pumalo na ng 5.4%. I told you before, anything above 5, medyo nagra-run away inflation na yan. So medyo kailangan, we need to be wary of the quarterly inflation or monthly na lalabas. So, and it's gotten so bad na ito yung pinaka mataas nating inflation rate sa 42 months. Isipin nyo, 42 months. So, pandemic
even during the brunt of the pandemic, mas malala pa yung inflation natin. Right? May inflation. Sabi naman ni Jokno, it's within their expectation, parang around 5% or lower 5%, and it's gonna be controlled. Let's see. Again, we're rooting for the economic team, A-list yung mga yan, so I hope they get to control this, right? Ang estimate ng Department of Finance ay 2 to 4% dapat ang ating inflation. Iyon ang target nilang average. Because I was talking about May, di ba? Pero, nung pagpalo ng May, tumaas ng 4.18% average ang ating 5-month inflation, 5-month average of inflation. So, ang kanilang estimate ay dapat 2 to 4% lang. Medyo umaangat na ng konti, 4.18%, right? Okay, punta tayo sa bad news number 2. Babanggitin ko ulito kasi medyo graphic talaga yung nakita natin sa feed, yung walang pusong nanagasa sa Mandaluyong, and it's becoming like a toss-up between rich and poor or equity in the justice system, right? I'll tell you why. So, yung sa Mandaluyong, nasagasaan yung guard, si Sir Christian Floralde, if I'm not mistaken. So, ang nangyari, hindi nag-show up sa hearing yung nakasagasa. Tapos, yung Mandaluyong police, pinuntahan na nila kasi na-identify na nung LTO, di ba? Hindi lang nagpakita, nireset yung hearing to June 10, which is on Friday. Medyo, diba, kung normal tao yan, mahihintay nyo pa ba? Pero ayan, pinuntahan na ng polis. Pinuntahan ng polis yung bahay kung saan nakaregister. Pero, closed subdivision siya, gated subdivision, and hindi sila pinapasok ng guards. Right? So, ang gagawin daw ng Mandaluyong polis, or ginawa na nila, nagsampa sila ng obstruction of justice. Right? Kasi nga hindi sila pinapasok. Pero kanino nila sinampa? Sinampa nila dun sa mga guard na hindi nagpapasok sa kanila. Alright? Di ba dapat isampa nila? Kawawa naman yung mga guard. Sumusunod lang yan dun sa Homeowners Association o dun sa agency. Right? Dun sa management nung subdivision, gated subdivision. Tapos sila pa yung kakasuhan. Guard na nga yung naperwisyo, yung nagtatraffic na guard, tapos guard pa yung mapeperwisyo dito sa obstruction of justice. Kawawa, right? Paano naman yung actual na nagasa, right? And good news, nilabas na rin nila yung pangalan finally. Ang pangalan nung may-ari nung SUV ay Jose San Vicente. Jose San Vicente. San Vicente with two words. So Google nyo, wala pa akong nakita kung sino siya. Pero must be a well-off family kasi nakatira sila sa Ayala Heights sa Quezon City. So medyo malapit sa amin, Old Ballarat. Right? So medyo malapit sa kung saan nakatira yung parents ko. Old Ballarat, Ayala Heights. So Ayala Heights pa lang, alam nyo ng well-off. Malamang may mga connection yan, right? So Jose San Vicente. Sabi daw ng guards, yung nakatira doon, hindi yung Jose, pero yung anak. Yung Joel San Vicente. So, probably yung anak yung nagda-drive, I guess, itong si Joel San Vicente. So, let's hope ma-fast track to kasi nga, kawawa si Sir Christian. Kala ko ba, press release nila, kaya nilang, you know, harapin na nila yung ano, consequences. Yung pati yung ano, pati yung pambayad ng ospital. Dapat lang, di ba? But, sasagutin nyo yun, you can't even face yung LTO. And hindi nyo man lang papasukin yung mga Mandaluyong police dun sa Ayala Heights. And then thirdly, wala pa nagsusorry. Diba? That's the least you could do. Sinagasaan mo. I'll keep saying that. Hindi nasagasaan. Sinagasaan yung kawawang si Sir Christian. Huh. Okay. Next tayo. Third, last na bad news na nakita ko for the last couple of days. Nagkaroon ng isang briefing ang isang think tank sa DOF kay Carlos Dominguez. Sabi nila, itong think tank na to, pangalan nila ay PIDS. Nakalimutan ko na ibig sabihin. Pero nagbriefing sila kay Dominguez ng DOF. Sabi nila, "Sir, yung debt to GDP ratio natin, na right now, if you remember, 63%, kaya nating pababayin yan to pre-pandemic levels." Ano ba yung pre-pandemic levels? Bago daw nag-pandemic,
mga 39% yung debt to GDP ratio natin. Kaya nating pababayin yan after a decade. Look it up. Google nyo. Yeah. So sabi nila, kaya lang nating maibalik yan from 63% to below 40%, which is pre-pandemic, after 10 years pa daw. And ito pa yung kicker, sabi ng mga think tank. Sabi nila, for us to be able to do that, to get it to hit 40% or lower, we need to increase our share of tax revenues. Patay tayo dyan. So, 10 years na nga, and para ma-hit pa yon yung 40% debt to GDP, maibalik lang doon, kailangang magtaas ng tax revenue. So, saan kukunin yun? Ay, in an ideal world, dapat kunin yun, tax efficiency. Dapat yung mga butas, isara para makakolekta ng mas maigi. Pero kung walang masasarang butas, the only way that you're gonna get more taxes is to tax the people. And, you know, I always advocate for wealth tax, billionaire-millionaire tax, pero malabong mangyari yan sa atin. So, middle class yan manggagaling, right? Okay, and maliban dun sa pag-increase ng tax revenue, makukuha lang daw yan after 10 years. Kapag tinemper natin ang ating expenditures on non-priority items. So, yung mga non-prio daw, medyo tigil-tigil muna ng, you know, ng gastos, right? Ulitin ko, 10 years bago makamit yung 40% or below na debt to GDP pre-pandemic ratio, and we can only get there with two things: increase tax revenue, and then number two, temper the spend on non-prio items. So, medyo that's a very tall order. So I hope that, you know, the economic team nila, balikasan nila, medalya nila, Jokno, they're listening to the advice of the think tank and discussing with them para masolusyonan on how they intend to continue with. I know they're going to continue with infrastructure spending. Ang sabi nga ni incoming President BBM, gusto niya ng tipong New Deal type na infrastructure para maraming jobs na makikreate. So ibig sabihin, malamang utang tayo, right? And ideally, you'd like to think of it as good utang, kasi nga, if you're spending on good infrastructure, dapat may return on investment yan, right? Pero if we're gonna keep the borrowing, mahihirapan tayo makabalik dun sa below 40% na debt to GDP ratio. I mean, we always say na hindi lahat ng utang masama. Okay lang mangutang kung meron kang profit, right? Kung meron kang return on investment, right? And hindi lahat ng debt to GDP ratio ay masama. Ibig sabihin kahit na, you know, you're only at 40-50%. A lot of the other countries are much higher, like 70-80-100%, 'di ba? Wala nang pambayad, parang paglabas ng kita, bayad ka agad sa utang. Hindi pa naman tayo ganun, right? But let's not hope to get much higher than where we are. Right now we're at 63%. And I think that's all I have today. Salamat guys, salamat. So please leave a comment, paki-share so that more people are watching this. Paki-sabi kung saan kayo nanonood. If you're watching now, tell me where you're watching from. If you're gonna watch later, tell me as well para medyo marami tayong engagement. And thank you again. Happy Wednesday. Bye-bye.